Magsitayo ang lahat. Magsiawit kayo sa Panginoon. Haleluya. Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Haleluya. Magsiawit sa Panginoon. Simula natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin taon-taon sa pagkabuhay, bilang pag-alala sa tinanggap naming pag-asa't dangal, maawain mong ipagkaloob na aming mapakinabangan ang ginuginita namin ng may pananampalataya at pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya na kaanib ng sekta ng Saduceo. Kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihan ay binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Sumunod naman ang mga apostol. Kaya't nang magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito.
at di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila, ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao. Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginoon ay aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin ay dininig ng Diyos. Nawala sa akin ang lahat kong takot. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Anghelyaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya at naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi namamanpalataya sa kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit
inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito ang hindi nahahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Minsan sa buhay natin, tayo ay nakakaranas ng kadiliman. Kadiliman na kung saan tila wala na tayong makita. Kadiliman ng kasalanan. Kadiliman ng pagiging alipin ng kasalanan. Kadiliman ng puot sa kapwa, inggit, galit. Kadiliman na kung saan isinasara natin ang ating puso upang makatulong sa iba. At minsan, hindi natin napapansin na sasanay na tayo sa kadiliman. Minsan, nasasanay na tayo sa dilim. Nasasanay at nababad na. Naging alipin na ng kasalanan. Mga kapatid, huwag tayong mawala ng pag-asa. Sapagkat sabi nga ng Meralco, may liwanag ang buhay. At sino ang liwanag ng ating buhay? Walang iba kung hindi si Kristo. Ang mahal na poong Jesus Nazareno ang ating liwanag. Si Kristo ang liwanag ng ating buhay. At tayo ay laging ilalapit ni Maria sa ating liwanag. Ilalapit tayo ni Maria kay Kristong ating liwanag. Kaya nga sa tuwing tayo ay nasasadlak sa kasalanan, tayo ay lumalayo kay Jesus. Hindi si Jesus ang lumalayo sa atin. Tayo ang pumipili na mapalayo kay Jesus. Kaya tayo ay napapalayo sa liwanag at nasasanay sa kadiliman. Sa ating ebanghelyo ngayong araw, pinapaalalahanan tayo na ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, suriin natin ang ating sarili. Tanungin natin ang ating sarili, nasaan na ba tayo? Tayo ba ay malayo na kay Jesus? Tayo ba ay nagpapaalipin sa kasalanan? Tayo ba ay nasasadlak at pinanghihinaan ng pananampalataya? Tayo ba ay nasasanay na sa kadiliman? Mga kapatid, huwag mawala ng pag-asa. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay sumampalataya sa kanya at hindi mapahamak. Kaya nga sa mga panahon na tayo ay pinanghihinaan ng loob sa hirap ng buhay, sa mga pagkakataon na hindi na natin alam kung saan ang direksyon natin, sa mga pagkakataon na tila ba ang bigat ng ating pasanin, huwag nating kalimutan hingin ang tulong ng mahal na poong Jesus Nazareno, ang liwanag ng ating buhay. Huwag nating kalimutan kung gaano tayo kamahal ng ating Ama sa pagbibigay niya ng kanyang anak para sa atin upang ang bawat isa sa atin ay akayin niya pabalik sa liwanag. Gayon din naman, huwag din nating kalimutan na tayo na nakaranas na ng liwanag ni Jesus ay maging daan
upang ang ating mga kapatid ay makaranas din ng liwanag. Ikaw at ako ay magiging instrumento upang ang ating mga kapatid na naliligaw at nasa kadiliman pa din ay maakay natin pabalik kay Jesus. Na ang bawat isa sa atin na naririto ngayon, matapos maranasan ang liwanag ni Jesus, ay magiging liwanag din sa mundo. Tayo din ay makakaakay ng ating kapwa pabalik kay Jesus, pabalik sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ito ang hamon sa atin. Maging liwanag din tayo sa sanlibutan. Maging liwanag din tayo sa ating kapwa. Kaya nga sa panghuli, tanungin mo ang iyong sarili, ano ang dinadala mo? Liwanag ba o kadiliman? Ano ang nararanasan sa iyo ng iyong kapwa? Liwanag ba o kadiliman? Ano ang iyong ipinapalaganap? Liwanag ba o kadiliman? Mga kapatid, ang hamon sa bawat isa sa atin, tulad ni Jesus, tayo din ay maging liwanag sa ating kapwa. Akayin din natin ang ating kapwa pabalik kay Jesus sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Upang nang sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Amen. Magsitayo ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, taglay ang pagtitiwala, ilapit natin ang ating mga alalahanin sa Diyos na labis sa nagmamahal sa mundo, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang hindi na mawala ang mga naniniwala sa kanya, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang simbahan naway laging maging buhay na tanda ng pag-ibig at habag ng Diyos sa mga panahon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Sa ating pamumuhay, naway maipadama natin sa kapwa ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang pag-ibig ng Diyos naway maghatid ng kapayapaan sa ating mga puso at pagkakasundo ng lahat. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa naway makabahagi sa kalwalhatian ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Tahimik nating banggitin ang ating mga kahilingan. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga kabataan naway huwag silang matakot na makatugon sa tawag ng Diyos sa bukasyon ng pagpapari, pagmamadre o pagiging monastiko. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, tunghayan mo ng may pag-ibig ang iyong mga anak at patnubayan mo kami sa aming paglalakbay patungo sa kaligtasan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
kaliyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod-tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay isa ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupo, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkabatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni Amang San Benito, San Beda, San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makatumpang. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilaga. Pag nagtiwala'y tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos pumanatag ka, maging matiyaga, maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. At pangarap mo pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangi sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng ating kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, binarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, binarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Thank you po. Azar.